Magandang araw, Kabola. Sa video nito, pag-uusapan po natin, Kabola, ay bibigay po natin yung prediction natin dun sa dalawa po kung mangyayari pong labanan sa quarterfinals sa PBA, Kabola. And then, we'll make a suggestion po na trade, Kabola. So, may di pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So, kaya dito muna tayo sa mga comments. Sabi po ni Norval Aranduque, CBC, bagay sa Ginebra. Prince Caporal, pwede yan sa Ginebra ulit, Centro. Ano? So, ang tanong dyan, sino ang papakawalin mo? Kasi kung dadagdag mo itong dalawang free agent na to, kailangan magpakawala po ng player, Kabola. User NYTK, idol po, shoutout naman si Malyari Mascarinas. Giyo ko, idol, asahan ko yan. Malyari Mascarinas, shoutout po. Norval Aranduque, pa-shoutout daw din. Ayan, pa-shoutout po, Sir Norval. And then of course, pa-shoutout, sabi ni Sir Ronald Perpusidad. Kabola, dito na muna tayo sa prediction. Then yung ating pong trade suggestion between Phoenix at sa Meralco Bolts, Kabola. So, ito na, ano? San Miguel Terra Firma naman pag-uusapin natin. Kinanalo nga ang Terra Firma kontra Northport, Kabola. And ang tingin lang natin dito nang is simple lang naman, Kabola, di ba? So, San Miguel, of course, the stronger team. If Terra Firma wants to win or wants to make a surprise, Go will be a crucial part, Kabola. Nung game nila sa elimination, it was close kasi Go played well, Kabola. So, he needs to continue playing well during these games against the San Miguel Beermen. Crucial din yung 3-point shooting, Kabola. Both of them are actually good in 3-point shooting, Kabola. Pero, of course, iba pa rin, Kabola, yung kalidad po ng San Miguel Beermen, Kabola. At yun nga ang pwede rin i-take advantage po ng Terra Firma kasi defensively, San Miguel Beermen daw ang nag-give up ng most number po of 3 points made per game, Kabola. Tignan din natin yung third quarter kasi of course alam naman natin lamang sa experience itong San Miguel Beermen. So, who will win this series? I think it will be a win by the San Miguel Beermen, of course, Kabola. Diba? They have the advantage in talent. Of course, Kabola, they have the advantage in experience. They even have the advantage in coaching staff. So, medyo hirap talaga dito. Tagilid talaga ang Terra Firma. Pero sana, ano to, best of three, no? Maganda rin siguro sana itong panoorin kasi hindi kaligitan niya team yung Terra Firma. And of course, they have two unstoppable offensive scorer, Kabola, in Chong Son. At saka itong si Stephen Holt. TNT Rain or Shine naman, Kabola. Ito talaga yung parang pinaka-inaabangan na series. Diba? Ito yung pinaka-balance sa mata siguro na madaming tao. So, yung 3-point shooting will also be crucial in this game. Both of them are good 3-point shooters. Kabola, madami silang mga 3-point shooters on both sides. Of course, ina-emphasize talaga yan ng Rain or Shine. Isa sa mga outside 3-point shooter nila is crucial for this game din. That is Bo Belga. Ano? Bo Belga may have just delivered his best tournament ever in the PBA, Kabola. Elimination round, di ba? So, if he can continue that against TNT, may chance po silang makasilat at kalabanin yung nanalo o mananalo sa isa pa pong series, Kabola. Of course, it's Rain or Shine. So, very crucial din po yung bench. Actually, both sides yan, di ba? TNT knows, Kabola, that Rain or Shine has a clear advantage in terms of depth in quantity, Kabola. Now, can they maximize it? Yan ang tanong for Rain or Shine. So, which team will win? I will predict po na it will be the Rain or Shine, Kabola. So, first, they are playing better, Kabola. And I think mas trust ko ngayon yung overall 3-point shooting nila kesa dito kay TNT, Kabola. And I think Belga wants to prove something. Kaya naman, Rain or Shine po tayo dito, Kabola. And now, ito na yung suggestion natin. No? So, Richie Rivero, Kabola. So, siya po ay nasa or may trip daw makuha po ng MVP group. Meralco is of course under MVP group. What could be the dream trade for Phoenix? I think it will be Chris Newsom for Rivero and Sean Manganti, di ba? If they can get Newsom, if they just add one more good piece like Manganti to Rivero, I think they should get that trade already, di ba? Kasi even though sa pwede natin sabihin na si Rivero has the talent to reach the current level po of Newsom, hindi natin alam kung marireach niya pa yan. Eh, di ba? Eh, kunin mo na yung in-prime na Newsom, di ba? Iba din yun. Papartner mo kay Tio. Pa-partner mo kay Perkins, dahil may big 3 na sila, Kabola. So, kabaka boys, palagay mo, okay ba itong trade na ito? Comment lang po sa baba.